greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto
para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw po na ito, ako po si Tutor Apple, ang sub-tutor po ni Sir or Tutor Juan Ponce. Ayan, so magandang umaga po ulit sa ating lahat. Mapapansin po natin na sobrang dami na po ang nanonood sa atin ngayon at dahil dyan, ito na po. So ngayon, ito ang sinasabi natin, EPP4. Ito po ay dapat pong ibahagi sa atin ni Tutor Ponce or Tutor John. So magsisimula tayo ngayon hanggang sa alas 9 or 9:30 ng umaga. So ano nga pong pag-uusapan natin ngayon? Okay? So bago ang lahat, pakinggan muna natin to. Ayan, so napakagandang awitin ang binahagi na ni Sir Juan Ponce sa atin ngayon. Okay, nandito na tayo sa quarter 3, week 6. At ano nga ba ang nandito ngayon? Wastong paraan ng paghihiwalay ng basura sa bahay. O mga bata, alam ko na yung lahat ay marunong na marunong patungkol kung paano ihiwalay sa tamang lalagyan patungkol ito sa basura sa bahay. At ito na nga, kailangan nating simulan sa ating bahay. At bago natin simulan, syempre kailangan ninyong ilabas ang inyong self-learning module at sana kasama din ninyo ang ating mga magulang. Ayan, bago ang lahat, meron tayong pagbati na nagmula pa kay... Ayan, ano nangyari? Wala bang sound? Check lang po natin, parang nabanggit po dito na wala po tayong sound. Meron naman. Okay, balik po tayo. Ayan, so nasabi dito na walang sound pero dahil dyan at okay na, punta po tayo sa ating layunin. Ayan, ano nga ba ang layunin sa umagang ito na isasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay? Ito naman ay matatagpuan or makita sa ating curriculum guide, yung EPP4HE-0G-1-10. Ayan, EPP Home Economics 4. Siguradong handang-handa ng ating mga estudyante. Ano nga ba ang paglilinis ng tahanan at bakuran? Ano yung ginagamit dito? O sa mga bata na nanonood ngayon, ayan, nandito si Lance. Ayan, meron din. Good morning kay Riz Caril Mayo. Tingnan natin kung sinong mga makakasagot mamaya. Eto, sabi dito, paglilinis ng tahanan at bakuran. Ayan, mapapansin ba ninyo ang nasa larawan, mga bata? Hey, ayan, kayo ba ay naglilinis sa inyong mga tahanan at bakuran? Ayan, makikita natin na kailangan nating maglinis sapagkat sa panahon ngayon, kung di tayo maglinis, siguradong maraming sakit ang bumuhat sa atin. Okay. So, eto na yung mga ginagamit natin sa paglilinis. Gumagamit din ba kayo nito, mga bata, sa inyong bahay? Ayan, opo daw. Wow. Ang galing naman sumagot ni Alexander, si Fiona, si John Carl, si Lenz Ezekiel. Ayan, ang dami-dami palang mga masisipag na nasa grade 4. Si Ian, si Gianna Bautista. Kabait naman ng mga estudyante natin sa grade 4. Ayan, ano pa
kaya, ayan, meron din tayong tela. Kayo mga bata, gumagamit din pa kayo ng tela sa paglinis ng inyong bahay. Lalong-lalo na sa ginagamit ito sa pagpupunas, di ba? Kayo ba tumutulong ba sa inyong bahay? Ay, oo, ang dami. Ayan, si Jaylene, Camille, and Teo, sila ay tumutulong sa kanilang tahanan. Ayan. Meron din tayong paper towels. Maliban dyan, ano pa kaya? Meron tayong toilet brush. Sa tingin niyo mga bata, saan kaya ginagamit ang toilet brush? Ayan, antayin natin ang mga learners natin kung saan nga ba talaga ginagamit ang toilet brush? Siyempre, andyan na yung clue natin. Ayan. Tama, ito ay ginagamit saan? Sa ating mga restroom para mapanatili ang kalinisan ng ating palikuran. Okay, meron din tayong scrub brush. Guantes. Oo, kailangan natin ito. Kailangan natin ang guantes para maprotektahan ng ating mga kamay. Lalo na kung minsan, of course, hindi kayo yung gagamit, pero minsan gumagamit ang ating mga magulang ng mga asido para malinisan ng mabuti ang ating mga restroom. Ayan. Maliban dyan, meron din tayong vacuum cleaner. Gumagamit din ba kayo nito? Siyempre, kung wala tayong vacuum cleaner, meron naman tayong walis-tap po for the night. Ayan, meron din tayong, ayan, mahiwagang walis. Kayo ba, mga bata, naglilinis ba kayo, nagwawalis ba kayo sa ating tahanan? Sa ating bahay, o yan. Ngayon ko nakita ang comment ni Francine. Tama, yung kanina, yung sa may toilet cleaner natin. Tama, ginagamit yun sa ating bowl. Very good. Ito namang walis. Ayan, meron tayong bunot. Sa mga bata, alam nyo ba kung ano ito? Ito ay galing sa... Ayan. Anong puno kaya? Ang bunot na nandito ay galing sa anong prutas? Yan. Para sa inyong kaalaman, ito ay galing sa prutas ng or sa bunga ng nyog. Okay. Sunod naman tayo, pandakot. Meron ding mop or polisher. Ayan. See? Ano kayo napapansin nyo sa larawan, mga bata? Tingnan nyo mabuti. Ano nga ba ang makikita ninyo sa larawang ito? Ito ba ay malinis? Sa tingin ninyo? Ayan, maraming sumasagot. Sa tingin ninyo, mga bata, ang larawang bang ito ay malinis? Kung hindi, ayan, oo, tama. Very good, Alexander Rodriguez Distor. Tama ka, anak. Ang bahay na ito ay marumi. Bakit kaya marumi? Dahil? Oo, maruming kitchen. Tama, Camille. Tama rin si Thinker. Makalat. At si Ian Ponzalan. Very good. Makalat po. Kung makalat ang ating kitchen or ang ating bahay, ano kayang dapat natin gawin? Ayan. Dahil makalat na ito, kailangan pa bang sabihin ng ating mga magulang na, oh, iyan, maglinis ka kasi madumi. Pero kapag nakita natin marumi ang ating kitchen or ang ating bahay, tayo'y kailangan magkusang maglinis. Ayan. So, ito na nga. May isang batang babae dito. Ano kayang ginagawa niya? Sabi niya dito, pagwawalis. Tama. Pagwawalis, kailangan magwalis dahil kalat-kalat nga naman ang mga basura. Ay maliban sa pagwawalis, kailangan muna natin itong pulutin. Very good. Maglinis ng pusa, napakagaling naman ni Camille. Yan, tama, tayo ay kailangan magwalis. Ang galing ng mga grade 4 learners natin. Sunod naman, sabi dito, pag-aalis ng alikabok. Kung sabi dito ay pag-aalis ng alikabok, ano namang materyales ang gagamitin mo sa pag-aalis ng alikabok? Ano kaya itong gamit ng batang ito? Sa tingin nyo mga bata, sa naibigay kaninang mga halimbawa, ano kaya ang gamit ng batang ito sa pag-aalis ng alikabok? Ayan. Basahan o yung tela kanina, napakagaling naman ni John Carl Santos. At saka ni Alexander, si Jarlene, si Jane, si Nigel, si Jarlene, si Colin. Ayan, very good. Napakagaling ng ating mga grade 4 learners. Ayan. Sunod tayo. Ito, paglalampas yun ng sahig. O mga bata, tingnan mabuti kung anong ginagawa ng batang ito. Sabi dito, paglalampaso daw. Tama ba yung sinabi niyang paglalampaso? O yung pagmamap dapat ito?
Ayan. So, ano sa tingin nyo ang gamit niya? Ayan. Very good. Salva, kapintog. Ang gamit niya ay mop. Very good. Sunod naman. Eto. Ito yung sinabi nating pagbubunot. Diba? Sinabi ko nga kanina kung saan kaya galing yung materials na yun, yung sa paglilinis, sa gamit sa paglilinis na yun. Sabi nyo kanina, may mga nagbanggit na ito ay galing sa bunga ng nyog or sa buko. Tama kayo doon. Ito, ang batang ito, meron siyang, ano kaya ito? Ayan, tama, very good. Tama si Camille, may bunot siya. So, ang gagawin ng batang ito para malinisan ang lugar na ito, gumamit siya ngayon ng bunot or siya ngayon ay magbubunot. Good. Tama. Para maging malinis ang ating tahanan. Ano pa kaya? Maliban sa maging malinis ang ating tahanan, magiging maayos din to. At syempre, dahil malinis, maayos, ito ay magiging mabango. Ayan. Ano sa tingin niyo mga bata? Ano kaya ang maidudulot sa atin kung ang ating tahanan o ang ating bahay ay malinis, maayos at mabango? Ano sa palagay nyo ang mangyayari sa atin? Tayo ba ay magkakasakit? O tayo ay magkakaroon ng mas maaliwalas na bahay at mapapanatili ang tamang kalusugan ng katawan? Ayan. Yan ang dami namang mga ano, sobrang active ng mga grade 4 learners natin ngayon. Ayan, ang galing ni Francine Nicole Divina, sabi niya dito, makakaiwas po sa insekto at maganda siyang tingnan. Tama. Ano pa? Maliban doon, tama rin si Alexander. Maaliwalas na bahay po. At si Mika, hindi po magkakasakit. At syempre, si Fiona sabi, makakaiwas po sa sakit. Ayan, ang galing-galing ng mga bata dito. At sabi dito, maging komportable po at walang sakit na dadapo sa atin. Very good, Martin. Ayan, ang dami-dami nilang sumasagot. Napakahusay ng grade 4. Very good. Sunod tayo. Ayan, anong mapapansin niyo sa batang ito? Ha? Ano kaya ang nakikita ng batang naglalakad? Ayan o, ang daming nilalangaw. Ano kaya ito? Sa tingin niyo mga bata, ano ang nakikita ng batang naglalakad dito? Ano kaya ang mga ito? At bakit kaya ito nilalangaw? Tama, very good si Mika. Basura po. Ayan, basura sa daan. Ayan. Dami talagang basura kung saan-saan nilalagay. Sa tingin nyo ba? May nakalagay kasi dito na nabubulok at di nabubulok. Sa tingin nyo mga bata, tama ba yung pagkakalagay nila ng mga basura dito? Nilagay ba nila sa tamang lalagyan? Ayan, oo, hindi nga. Kung kayo, tama Mika, tambak-tambak na basura ang makikita dito. O, tambak-tambak na nga. Sa tingin nyo ba, nasa tamang lalagyan ba sila? Tama, very good. Salva, hindi daw ito nakalagay sa tamang lalagyan. Tingnan natin. Nagtatapon ka ba ng basura? O nagtatapon ka ba ng basura? Kung oo o hindi, or opo o hindi po. Kung nagtatapon ka ng basura sa inyong bahay na lamang, simulan natin sa inyong bahay, tinatapon nyo ba sa tamang lalagyan? O tinataman nyo ba sa tamang basurahan? Ayan. Good morning po ulit sa inyong lahat. Okay, galing ng mga estudyante natin ngayon. Ayan. Pakatandaan na kapag tayo ay nagbabasura, siguraduhin natin nilalagay natin ito sa tamang lalagyan. Sunod tayo, paano mo inihihiwalay ang mga basura? Ayan, maliban sa nakita nating tambak-tambak na basura kanina, ano yung dapat nating gawin dito? Paano mo siya inihihiwalay? Ayan, tingnan natin ang mga kasagutan ng ating mga active na grade 4 learners. Ayan, hello from Nicolaine, watching from Bacolor Elementary School. Ayan, antayin natin yung kanilang mga kasagutan. Tama, sa bawat... Ay, ang galing naman ni Mika Mariel Bernardo. Sabi niya, kailangan daw ihiwalay ito saan? Sa nabubulok at di nabubulok. Tama, kailangan itong ihiwalay. Ayan, napakadunong ng ating mga grade 4 learners. Sunod naman.
Ano ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura o grade 4? Sabi natin, kunong face-to-face pa, syempre alam na alam ninyo kung ano ang ginagawa natin sa school. Ngayon, simulan natin sa ating bahay, paano ba? Ano ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura o pagtatapon ng basura? O ang galing din ni Fiona, sabi dito, tama, in English, biodegradable and non-biodegradable. Kailangan maayos daw, sabi ni John Carl. Very good. Hayan na ha, nandito ang A. Sa set A, makikita natin, di nabubulok, nabebenta, magagamit pa, at nabubulok. Tingin nyo, itong nasa pulang basurahan, sabi dito, di nabubulok. Sa asun naman, nabebenta at magagamit pa. At isa rin namin itong nabubulok sa may perdeng. Ayan. Compare natin, oh, ano ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura? Ano ang sagutin nyo? Sa letter A ba kayo or sa letter B? Eto, magkakahiwala. Eto, tinutunin ninyo, tambak-tambak. So, dito pa lang, mapapansin ninyo kung anong tamang kasagutan. Okay. Ang sagot dito ni Fiona Ariola is letter A. Si Mika, si Alaka, si Ian, si Sid, and si Salva, letter A. Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Very good! Napakahusay, grade 4. Tama ang inyong kasagutan sa unang bilang. Sunod naman, sabi dito, anim na paraan ng pagtatapon o paghihiwalay ng basura. Tingnan natin. Ito na nga. Una, nasusunog na basura. Yan. Ano ba yung mga nasusunog na basura? Dapat alam natin yan. Ito na nga. May papel, may mga kahoy, may mga dahon. Pangalawa, hindi nasusunog na basura. So mga bata, pakatandaan ninyong itong anim na paraan, ha? Hindi nasusunog na basura. Ayan na nga, yung mga may salamin, mga CDs, yan, mga bottles, so mga bote, yan, mga plato, basag na plato, or mga meta. Okay. Or yung sinatawag natin, non-combustible garbage. Combustible garbage. Okay. Sunod, pangatlo, recyclable plastic. For sure, alam na alam ninyo ito. Very good. Ang galing naman ng mga griefer learners natin. Ayan na nga. At dahil recyclable, ibig sabihin, pwede pa natin itong gamitin. Sunod naman. Hazardous o delikadong basura. Dapat alam talaga natin kung saan-saan natin ito nilalagay. Kasi kung hindi, pwede itong bigla-biglang sasabong na lang. Dahil ito nga ay sinasabing delikadong basura. Ayan yung mga... Ito yung mga halimbawa, gasoline, motor oil. O, mag-ingat tayo mga bata kung saan natin ito tinatapon. Baka bigla itong sumabog. Okay. Ayan, may mga... pakatandaan, pati lighter pala, ha? Okay. At ito na nga, pang lima, malalaking basura. Ano kaya itong mga to? Ayan, yung mga sira-sira na. Mga upuan, mga bisikleta, meron ding mga amplifier. Ayan, may refrigerator. Ayan, ito yung malalaking basura na daw. And Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito na nga po siya. At syempre, ang ika-anim, recyclable items. Ayan, mga newspaper, may magazines. Ayan na nga. O, diba napakahusay ng ating mga grade 4 learners? Una, nasusunog na basura. Pangalawa, hindi nasusunog na basura. Pangatlo, recyclable plastic. Pang-apat, hazardous o delikadong basura. Pang-lima, malalaking basura. Ang anim recyclable items. Makatandaan mga bata, yan ang ating anim na paraan kung paano ihiwa-hiwalay ang mga basura. Okay? Sunod tayo? Ayan na naman. Tingnan nga ninyo, hindi magandang tingnan talaga. Kasi tambak-tambak. Eto, mapapansin din natin, mga bata. Ano mapapansin nyo dito? Sa tingin nyo ba, malinis pa ang tubig na to? Hindi ba't ang tubig na ito ay pwedeng panirahan ng mga isda? Yung mga, sinasabing mga living things na ninirahan dito sa katubigan. Sa tingin ninyo, maganda ba itong gawain? Hindi ba't gawa rin to ng tao? Nakakalungkot isipin na hindi marunong ang iba? Kaya isipin ninyo kapag hindi natin itinapon sa tamang lalagyan, ito yung nangyayari. Tayo rin ang sumisira sa kalikasan na gawa ng ating Panginoon. Sana matuto tayo doon mga bata. Ayan, nakakalungkot dahil nabubulok na basura. Nandyan, halo-halo. Siguradong mabaho ang kapaligiran natin. At minsan kapag dumarating ang bagyo, anong nangyayari? Nagkakaroon ng baha. Dahil yung mga kanal, anong nangyayari doon? Ayan.
Nakakalungkot. Masama po ito sa kasulusugan. Tama ka, Salva. Napakahusay. Tama ka rin, Reese. Ito ay pangit po dahil pinagmumulan daw ng lamok. Tama kayo. Ito rin siya. Sobra. Tama ka, Francine. Nababarahan daw ito ng basura. Very good. Ayan. Tingnan ninyo. Ito, oh, isang turtle or isang pagong. Siya ay naninirahan sa katubigan. At dahil sa hindi maayos na pagtatapon ng basura, maraming namamatay. Namamatay ng mga creatures na nakatira doon sa katubigan na yan. Ayan. At eto nga mga bata, puntahan naman natin. O diba, napakagandang tingnan, napakaayos, napakaaliwalas. At kahit sabihin natin basura, at least hindi siya gaanong mabaho kung tayo ay marunong mag-segregate. Una, meron tayong metal, paper, organic, glass, plastic, berries, and e-waste. Ayan. Tingnan ninyo mga bata. Sana napapractice ninyo ito sa inyong mga tahanan. Okay, eto na nga. Uulitin natin. Ang nasa dilaw, metal. Ang nasa bughaw, paper or papel. Itong nasa itim na basurahan, organic. Nasa berde, grass. Ang plastic naman ay sa kahel. At nasa kayumangging kulay ng basurahan, ang battery. At pula naman sa e-waste. Okay. Ayan, mapapansin ninyo, dito ang 3 R's. Ito yung reuse, reduce, and recycle. Ginagawa ba ninyo ito? Pinapractice ba ninyo ito sa inyong bahay, mga bata? Wow! Ang daming sumagot. Very good. Great for learners. Napaka-hook sa inyo. Tama kayong lahat. Ayan, kailangan marunong tayo sa 3 R's. Sunod naman tayo, tingnan natin ang unang pagsasanay. Okay, inaasahan ko ang iyong mga kasagutan. Grade 4 learners, handa na ba kayo? O yan, sumagot silang lahat. Opo daw. Una, ano kaya ito? Nasusunog na basura or malalaking basura? Anong sagot ninyo? Letter A o letter B? Very good, Mika! Ang tamang kasagutan ay letter A, nasusunog na basura. Ang galing ng mga grade 4 learners, tama kayong lahat. Lahat ng sumagot, tama. Sunod tayo, ano naman ito? Ano kayang mga items ito? Recyclable items ba sa letter A or letter B? Hindi nasusunog na basura. Tingnan natin ang kasagutan sa number 2. Ano ang inyong kasagutan? Sabi ni Alexander, letter B. Ang sagot naman ni Elaka, Ian, and Theo, letter B. Ayan, tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan, mga grade 4 learners. Very good! Hindi nasusunog na basura. Okay. Punta naman tayo sa susunod na bilang. Ito ba ay hazardous or delikadong basura or letter B, recyclable plastic? Tingnan natin. May sumagot ba sa letter B? Very good, si Sid, si Salva. Si Sid, okay, ang galing ng mga sagot ng mga grade 4. Si Martin also, letter B ang kasagutan, very good. Sunod tayo, ito naman. Ito ba ay mga items sa hazardous o delikadong basura or letter B, recyclable items? May paliwanag kanina, ito pag may motor or may gasoline, ano kaya ang mga itong mga basura ko? Tingnan natin ang inyong kasagutan kung ang inyong sagot ay letter B or letter A. May mga sumagot, recyclable daw. Tingnan natin kung ang sagot ninyo ay letter A. Tama kayo. Tama si Elaka, si Jane, si Nigel, si Camille. Ayan, si Sid. Letter A ang sagot. Very good. Sunod na bilang, ano kaya ang mga items na to? Ito ba ay nasusunog na basura or letter B? Malalaking basura. Ano ang inyong mga kasagutan? Great for learners, ano kaya ang mga basurang ito? Ang daming sumagot. Halos lahat. Letter A ang sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Ang sabi dito, letter B. So, ang tamang sagot ay letter B. Tama kayo. Tama si Janet, si Martin, si C, si Salva, si Ian, si Martin, si Polen, si Elaka, si Mika, si Camille, si Jerlyn, and John Paolo. Tama ang inyong mga sagutan, grade 4 learners. At sa susunod naman, ano naman ang mga items na ito? Ano ang mga basurang ito? Ito pa ay recyclable items or letter B? Hindi nasusunog na basura. Ayan, ang daming sumagot sa letter B. Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Ang kasagutan dyan ay letter
E, it should be letter A. Ayan, baka nahuli lamang ang inyong pagsagot, pero lahat ng mga sumagot ay tama, letter E nga. Sino ang nakakuha sa inyo ng perfect score or 6 over 6? Ayan. So, ang mga susunod, meron pa ulit tayong pagsasanay. Ayan, tingnan natin kung ang kasagutan ninyo ay magiging tama o mali. So, ito lamang siya, mga bata. Una, sagot kayo, tama o mali. Ang basura, gaya ng baterya, ay nabibilang sa mga hazardous o delikadong basura. Tingnan natin ang inyong kasagutan. Sino ang sumagot ng tama? Okay, very good sa mga sumagot ng tama. Number one, tama. Punta naman tayo sa number two, very good, Ilaka. Sa number two, ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura ay nagiging sanhi ng mga sakuna. Ano ang sagot ninyo sa number two? Tama ba o mali? Yung kawalan daw ng disiplina. Ayan, ang daming sumagot ng tama. Very good. Ayan, number two, si Johans, tama. Ang kanyang kasagutan, tingnan natin. Very good. Number two, tama nga. Punta tayo sa number three. Sa pagtatapon ng basura, ang ibig sabihin ng 3 hours ay read, rise, and rest. Yun ba ang ibig sabihin ng 3 hours na binanggit natin kanina? Read, rise, and rest for number 3? Okay, naantay natin ang kasagutan. Ayan, sasabihin naman ni Eloisa, mali daw. Sabi ni Mika, mali. Okay, for number 3, tingnan natin kung ang sagot ninyo ay mali. Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay tama. Ayan, reduce, reuse, reuse, reduce, and recycle. Punta naman tayo sa number 4. Kapag walang lugar na pagtatapunan ng mga basura, maaring itapon ito sa kanal o ilog. O yung mga basura daw sa kanal o ilog, iba basura. For number 4, ano ang inyong sagot? Mga bata, sa grade 4, ano ang inyong sagot sa number 4? Kung ang sagot ninyo ay mali, katulad ng sagot ni Mika, ni Shaima, ni Salva, Jane, and Elaka, kayo ay tama. Punta naman tayo sa number 5. Ang mag-aaral na gaya mo ay maaaring makatulong sa pagbawas ng basura sa mundo. O kayo mga bata, kayo ba ay malaking tulong? Tingnan natin ang inyong kasagutan sa number 5. Kung ang sagot ninyo ay tama, ayan, ang daming sumagot ng tama, very good. Okay, sino naman tayo ang nakakuha ng perfect score na 5 over 5? Ayan, ang galing ni Ian. Ayan, sumasagot pa sila, Jeffrey. Tama. So, mapapansin natin na parang maraming nakakuha ng 5 over 5. Ayan, congratulations sa ating mga learners. Eskwela of the Week. So, anong gagawin? Of course, tingnan natin. Sabi dito, you're the best. So, tara na at mag-post sa mga bata na nanonood ngayon. Mag-post ng picture habang kayo ay kumakain kasama ang pamilya at gamitin ang hashtag itulay sa EPP4. Ayan, so eto na nga po. Ako lamang po si Tutor Apple, ang substitute ni Tutor Jan sa EPP4 ngayong Friday. Ayan, maraming maraming salamat sa ating mga mag-aral at mga magulang na nanonood sa atin ngayon. Okay, so ayan na nga. Maraming 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 salamat sa lahat ng mga sumubaybay na grade 4 learners. Ayan, sa susunod na Biyernes, siguradong makakasama na ninyo si Tutor Jan. At dahil dyan, paalam grade 4! Sana marami kayong natutunan sa umagang ito. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Science.
i-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!